ngayon, naka-position up tayo. So, hindi ko sa inyo lahat ito may tuturo kasi napaka masalimot ito. So, ang ituturo ko lang sa inyo ay kung paano ang pagsusukat ng boltahe at mga simbol na pangkaraniwang ginagamit natin sa ano sa ating trabaho, yung mga common lang. So, ang mga common nating ginagawa at pinagagamitan nito ay yung ano itong pagsusukat ng boltahe sa ating bahay. Yun ay tinatawag nating AC bolts. So, ang AC bolts, guys, ito makikita natin itong pulang ito. May mga capacity ng boltahe. Halimbawa, ito 50 volts at 13 volts. 50 volts to 50 volts hanggang 750 volts yung maximum ng ating boltahe na pwedeng sukatin dito. Titingnan lang natin, guys, ano, palagi yung susukatin natin. Kung 220 lang yung ating susukatin boltahe, so ilalagay natin siya sa 250. Dapat mas mataas. Ngayon, kung mga 400 volts na, dito na natin isisit yan sa 750 volts. Itong ating guide to. Kung halimbawa 400 volts hanggang 750, yun, dito natin siya isiset. Ngayon kung 220, 110, pwede yan dito sa 250. Ngayon kung bababa pa ng 50, pwede sa yan, dito tayo sa 50. At kung bababa pa sa 10 volts, dito tayo sa 10 volts. Yun lang, guys. Pero hindi ibig sabihin, pwede rin naman kung susukatin natin ay 250, pwede rin naman dito sa 750. Huwag lang sobra. Halimbawa 1000 volts na, hindi na natin pwedeng sukatin sa 750 volts. Yan. Halimbawa katulad nitong kuryente na susukatin natin ngayon, 220 siya. So, yan. So, dahil 220 siya, nakasit tayo sa 250, nagsisimula tayo sa 0 hanggang doon sa 250. Yan, halimbawa, mula doon sa 0, doon dapat makuha natin. Doon dito tayo titingin sa dito sa hanay na to. 250. Yan. Susukatin natin, guys. Boltahe. Number 1, 2, 3, 4. Yan. Tingnan mo. Hanggang sa nasa nakabot. Yan. Ambil lang natin ito. Masuna. Wala. Ayun. Ayun, guys. Di hanggang 250 tayo eh. O, ang ano natin, 225 yung ating nasukat na kuryente dito sa ano sa ating outlet. Yan. 225 siya. Yun. At natesting na natin sa AC bolts. So titestingin naman natin sa battery. Sa battery naman, guys, hindi kaparehas ng AC. Ang battery kasi may ibang ano, may ibang ano siya, iba, hindi siya pwedeng sukatin dito yung sa battery kasi magkaiba sila ng daloy ng kuryente. So kaya ilalagay natin siya sa DC. Ito yung DC, guys. Ito. Mula sa 1.1 hanggang 1000 volts, DC volts. Ibig sabihin, pag DC volts, yung direct current, kalimit, ano yan, battery yan. Lahat ng klase ng battery, DC volts ang tawag. Ngayon, ang dito natin siya titistingin sa battery na to. Itong battery na titistingin natin is, meron siyang 3.7 volts kapag full charge siya. Yan. So, dahil 3.7 siya, katulad nung ginawa natin sa DC, sa kabila, sa AC, so, hahanapin natin yung kung saan mas malapit na set 3.7 do. So dito tayo sa 10, dito natin ilalagay sa 10 yung arrow natin itatapat para masukat natin kung ilan yung karga ng battery, kung ilang volts meron yung battery na yun. Ngayon kung wala tayong masukat yan, ibig sabihin low bat yung battery or sira na yan. So paano naman natin titingnan dito sa kumpas nya? So nasa 10 tayo. So, dito tayo titingin sa 1, 2, 3, 4, dito sa 10.
hanggang doon ang ating sukatan. Sa 10 na yun, dito tayo titingin. Kung tayo titingin doon sa ibang mga numero, dito lang tayo titingin sa hanggang 10. Ito yun. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Yung hani na yan. Ayan. So, yun, susukatin na natin. Ang battery, guys, hindi pwede magkabaligtad. Meron siyang negative at positive. Ang positive niya is pula. Hanapin natin yung positive. Andito siya. Andito yung negative, itim. Kaya yan. Susukatin natin. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ang nakita natin is 4 volts. Meron siyang 4 volts. Ayan. Nakatapos siya sa 4. Ayan, guys. So, yun. Yun lang ang ating natitesting. So, susunod naman natin gagamitin is itong sa ilaw. Paano ba natin malalaman itong ilaw kung sira or buo pa sa pamagitan ng paggamit ng analog tester? Ito nga. So, ang susukatin natin dito is continuity at saka yung resistance kung buo pa yung kanyang circuit. Paano natin niya malalaman? Dito natin sisit yan sa ohms. Dito sa dito sa ohms. Pwede natin ilagay sa times 10. Yan. Times 10. Ang ohms natin, ang resistance natin mula times 1, times 10, times 100 hanggang times 1,000 K lang. Ohms ang pwede natin sukatin dito. Okay. Tama ba, kapatid? 1,000 K? So, paano natin susukatin to? Paano natin malalaman kung sira? So, titingnan natin yung resistance. Kapag meron pa siyang resistance, ibig sabihin, okay pa yun. So, kailangan susukatin natin. So, pag wala na tayong reading dyan, ibig sabihin, sira na yung ilaw, sira na yung circuit niyan. At hindi na yan iilaw. So, ang itong ating analog, ang pwede natin sukatin dito ay hanggang 1K lang. Itong times 1, times 10, times 100, at times 1K. Yan, hanggang dito lang tayo. Ibig sabihin, pag mataas pang resistance yan, hindi na natin susukot dito sa ating digital. So, yun. Ang gagawin lang natin, guys, itong dalawang ating test probe ay dito natin nilalagay sa gitna, dito sa pinaka-ano nya. Pwede yung ulang problema kahit magkabaligtad itong test probe natin. Yan. Kaya lang dapat hindi siya magkakadikit yung dalawang test probe. Yan, guys, yan. Ayan, meron siyang reading. Ayan, makikita nyo, guys, may reading siya. Ayan, ayan, pumapalo siya. Ayan, pumapalo. Ibig sabihin, okay pa yung circuit nitong ilaw nito. Okay pa siya at iilaw pa siya. So, ayun. Kaya lang, dapat hindi siya magdidikit kasi pag nagdikit itong dalawa, meron din siyang reading. Ayan, makikita nyo, guys, lumagalaw siya, di ba? Ayan. Itong ating ano, itong ating extension, pwede rin natin testingin kung halimbawa may sa tingin natin may problema, paano natin malalaman talaga may problema to. So pwede rin natin gamitin itong ating analog tester natin. So katulad ng ginawa natin sa kabila, ganun din. Ang titingnan natin dito kung buo yung linya. Paano natin makikita yung kung buo yung linya dito? Dapat itong ating kumpas ay gagalaw, abot siya dun sa may hanggang dito sa pinakadulo. Pinakadulo niya, abot siya. So, testingin natin kung gagalaw yung ating kumpas. Ayan, guys, gumalaw. Hanggang dun sa dulo, hanggang sagad. Ibig sabihin, niyan buong linya. Pero kapag wala tayong nakuha, pag hindi yung gumalaw, yung kumpas, ibig sabihin, tsira yung linya. So ililipat naman natin sa kabila kasi yung isa okay, yung isang linya gumalaw. Yan. Yan, gumalaw din, guys. Ganun din ang nangyari katulad ng una natin ginawa. Kaya ibig sabihin, buong linya, ayos pa tong extension cord na to. Ibig sabihin, buo pa yung ano niya, walang problema. Yun lang, guys. Maraming salamat at sana may kunti kayo natutunan sa ating tutorial. At yun, hanggang sa muli, kung may dadudog pa tayo, ay gagawa ulit tayo ng video. Mag-comment lang kayo kung ano pa yung mga tulang na dapat natin matutunan at na ibahagi natin sa inyo. Maraming salamat, guys, at God bless.
Thank you very much.